Good day po. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Ito naman po ay isa kaibigan nyo si Jake, no? Sa video na ito, pag-usapan po natin, guys, ang isang email na pinadala sa atin ni Tata Munoz, no? Natatanong siya kung saan ba sa dalawa, Master of Science in Information Technology o Master of Information Technology. Before tayo, guys, magsimula sa ating discussion, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, subscribers at sa mga visitors sa channel ko na Jake Pomperada. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood, guys. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay, magsimula na po tayo. Ito po ay aking personal na opinion. Kung may mali ako at saka may idagdag kayo, comment lang po sa comment section ng video na ito. Okay, so Master's Degree in Information Technology. Isang subscriber natin, si Tata Munoz. Ito po ang content ng kanyang email sa akin. Good day po, sir. Tanong ko lang po, ano po ang pinag-iba or purpose ng courses ng system development methodologies sa research methods and design for IT? Kasi dito po sa Cotabato State University, Dalawa po ang IT graduate course. Master's in IT, subjects system development methodology, capstone proposal. Ikalawa po is Master of Science in IT, subjects research methods of IT design for IT and thesis proposal. The rest subjects are the same po. Sana po sa dalawa, saan po sa dalawa sa tingin nyo ang mas practical or mas mainam na piliin? Especially sa knowledge at skills level, either MSIT or Masters in IT po ba? Thanks in advance sa sagot. Devin Munoz, BS Information System student. Okay, Sir Devin Munoz, maraming salamat po sa inyong email. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sir, no, for sending me this email para masagot natin ang inyong katanungan. Una-una po, ang natapos ko is Master of Information Technology sa Northern Negro State College of Science and Technology sa Barangay Olsagay, Negros Olsagay City, Negros Occidental. Nagtapos po ako ng 2020. Ang pinili ko po is capstone, no? May thesis din capstone ang pinili ko. Okay. Ito po ay opinion ko lang, no? In terms of practical at saka hindi ka na mahirapan, mas piliin mo ang Master in IT capstone. Bakit po? Kung capstone lang po, wala po kayong survey questionnaire na ibibigay, wala tayong research design, research concept sa paper, more on the system development methodologies like waterfall approach, agile, etc. More on the practical side. Okay? Kasi capstone lang tayo. More on the developmental side. Wala po tayong research. Ang advantage ng capstone, medyo madali siya at hindi masyado magastos. Kasi isang defense lang doon sa amin. The only problem with capstone, kung mag-proceed po tayo sa doctorate degree or DIT, Doctor in Information Technology, at saka capstone kayo, may ibang school, I repeat ha, hindi lahat, na nagre-require ng research paper, no? So, ibang school nagre-require ng bridging sa research. So, kukuha naman kayo ng subject sa doctorate studies nyo para ma-comply. Pero karamihan ng mga school dito sa Pilipinas na alam ko, kahit naka-capstone ka, pwede ka maka-proceed ng Doctor in Information Technology. Walang bridging sa research. Okay lang po yun. Depende po sa eskwelahan kung saan kayo mag-aral. Okay? Kung gusto nyo naman na medyo mabigat ang inyong paper, proceed po kayo sa Master of Science Information Technology. Ano ba ang advantage ng research? May published paper kayo, sa capstone makapublish ka rin. Kaso lang, ito ay nafo-focus sa research. You will conduct a survey. May questionnaire kayo, t-test, ANOVA, iba-iba pang methods, no? Mag-conduct kayo ng research. Okay, so this one was designed sa mga gusto talaga na
seryosohin ang research. Now, anong advantage nito? Ito lang po ang nalalaman ko. Mag-apply kayo ng trabaho, kung nakatapos kayo ng MIT at MSIT, ganun pa rin yon. Fair lang. Pero kung head-to-head na kayo talaga, mas may angat ng kaunti. I repeat, kaunti ang may Master of Science, may research. Kasi sa mga schools ngayon, hinahanapan ang isang teacher, no, to be a teacher ng publishable paper o may na-publish na siya, kahit isang paper lang. So, medyo may edge siya compared sa walang na-publish na paper. Don't make me wrong, ha, pero ito na talaga ang kalakaran kung gusto mo talaga magturo sa IT. Actually, sa industry, sa software development, nakapagtrabaho po ako as a software engineer team lead more than 2 taon, wala naman nagre-record ng master's degree doon. More on experience and certification. Actually, more on experience. So, kung gusto, so ganun po, may mga trade-off, may mga advantages kung master in IT or master of information technology. Nasa inyo na yun. Kung gusto nyo makasave at saka mabilis lang, choose capstone, master of IT, information technologies. Kung gusto mo talaga na more on research, master of science in information technology. Sana po, Sir David Munoz, nasagot ko po ang inyong katanungan, no? So, kung may mga katanungan kayo sa akin, sa video description, pwede kayo mag-email sa akin sa jkrpomperada@gmail.com. I will try my best, guys, na sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Kita-kita po tayo, guys, sa susunod na video. Ito po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam, guys. Bye-bye!